Walang pinipili ang pag-ibig kung kaya't isang pagpapahalaga para sa mga nagmamahalang LGBTQIA+ couples ang isinagawa ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Santa Cruz sa pangunguna ng chairman na si John Val Cruz, katuwang ang kanyang council at sa tulong ni Kagawad Eli San Agustin. Libreng dinner date para sa mga pares ang ginanap sa Santa Cruz Covered Court gabi ng at 13 ng Pebrero. May mga regalong inihanda para sa mga ito. Ayon sa Kagawad, dahil na din sa diskriminasyon ay napapanahon na nabigyang pagkilala ang LGBTQ sa pamamagitan ng paggawa ng mga programa at ito ay sinigundahan naman ng SK Chairman. Bilang isang miyembro ng LGBT sa matagal ng panahon at sa pamamagitan po na na-approve po yung ng city government po yung ating pong SOGI bill na kung saan nakapaloob po ang binibigyan po ng pagkilala po ang grupo ng LGBT na tulad po sa akin na panguna ako sa pagbibigay ng respeto, paggawa ng mga programa po para po sa ating miyembro ng LGBT po sa barangay ng Santa Cruz po. Lalo na po sa personal na ko na nakaranas din po ng discrimination dito po mismo sa aming barangay. At naisip ko na mas magandang makakagawa ng mga programa kagaya po nito, isang tribute sa mga love couples na ating LGBT po. Nakakatuwa kanina, no, habang nagre-register sila, may kanya-kanyang kwento eh. So bawat isa, nagkakilala sa Facebook, noon sa cellphone, biglang nagkita, biglang may iba magkakatuwang sa binyag, ganyan po. So mas magandang nagkatagpo rin sila at na may narinig din po ako sa kanila nagsasabi na ang magandang idea ito na bigyan naman po sila ng tribute po dito sa aming barangay. Dahil ang LGBT po isa sa mga sektor po ngayon na binibigyan na protection po ng ating pong gobyerno. Sa mga kasamahan natin sa LGBT, ako po si Kagawad Ninong, kaisapin niyo po ako na magbibigay po ng karangalan po sa ating pong mga hinaharap po, lalo na po sa mga programa po na pambarangay. At marami pong ibente pang sektor na rin po ang bibigyan ng pagkakataon sa pamamagitan po ng ating grupo, magtulong-tulong lang po, magtatagumpay po yung ating po mga plano para sa LGBT po ng Barangay Santa Cruz. Itong proyekto to is wala naman sa budget na sa proyekto na ngayong taon dapat. Ang napagano namin, ngayong January lang namin naisip itong proyektong ito kasi naisip namin, ano pa ba yung sektor na hindi namin napapasok para ipagdiwang yung Valentine's Day? Kasi yung mga nakaraang taon, nakapagdiwang yung blind date para sa mga kabataan. Tapos, yung sumunod is with the senior citizen na parang Valentine's party para sa kanila, sa mga nakakatanda. So, ngayong taon, nung una, wala talaga kami plano for the Valentine's. Pero, sa tulong din ng mga kaibigan na, sige, ituloy natin yung naiisip natin na Valentine's date para sa mga LGBT naman. Kasi ang ano ngayon, putok na putok sa City Hall na kailangan ng suportahan yung LGBT at may mga resolution na pinapasok ang City Council para sa LGBT. So parang ito na yung panahon para i-push na natin. Parang may pinarikinggan nga kami ng kanta lagi na parang hinug na ang mundo para sa LGBT. So ipasok na natin yung LGBT sa pagdiriwang din ng Valentine's Day. So ayan, tumugon naman yung mga kasama natin sa LGBT, sa grupo ng Reynas Alliance. Ayan sila Kagawad Eli din, na party ng LGBT. Tumugon din sila, tapos yung ibang mga kaibigan natin, sila nagbigay sila ng suporta para mapag sama-sama yung mga paggastos, yung mga pagkain. Ayan, nag-chipin-chipin para ano. Kaya ngayon, umabot na sa ganitong event. Kaya inaano namin na lahat mag-enjoy kaya para sa LGBT. Mamaya, pagkatas na itong mga couple, papasok na rin yung ibang miyembro ng LGBT para ituloy yung pagdiriwang para na sa lahat ng LGBT ngayong pagdiriwang ng Valentine's Day. May libreng date sila, tapos may mga, ayan, katulad na nangyayari ngayon is nag-share sila ng experience nila para, kasi yung iba, mga sanay tayo sa mga kwento ng love story ng babae at lalaki. Ito, mapakikinggan natin ngayon yung relasyon ng kapwa gender nila na part nga ng LGBT. Ngayon lang natin maririnig at yung mga kanya-kanyang kwento
Kasi hindi naman natin maano, hindi lang siya, ayan katulad niya, hindi lang pambata, meron tayong, meron may mga may edad na matagal na talaga. So iba-ibang kwento maririnig natin from the LGBT part naman na yung pagdiriwang natin ng Valentine's. Kami sa Sanggunian Kabataan Santa Cruz ay tuloy-tuloy ang suporta. Simula nung umpisa pa, lahat ng proyekto na pwedeng ibigay sa LGBT at pwedeng ang LGBT ang bumida, ibibigay natin hanggang matapos ang aming termino. Nagpapasalamat kami sa mga tumulong, sa kanila, ayan, sa mga kaibigan natin, sa City Council ng mga nagbigay din ng tulong, sa City Hall na nagbaba din ng ating HIV testing, at sa lahat ng mga bumubuo ng LGBT Santa Cruz. Nagpapasalamat kami sa kanila at sa Barangay Council din para sa ating covered court. Kaisa ang samahan ng sektor sa pangunguna ng presidente na si Boyet Gruta at ang Pasig Treatment Hub na nangasiwa ng libreng HIV testing. Ibinahagi ng mga love couples ang kanilang magaganda, nakaka-inspire na istorya ng pag-ibig at pagsubok na nalagpasan, katulad nila Beng Arcilia at Lita Untalan na magta-32 taon nang nagmamahalan. Nag-start kami na nagkakilala kami sa isang kaibigan din. Yun niya, tingin-tingin, tapos siguro, yun na, pinagtagpo, tapos pinakilala. Siguro hindi naman nagtagal. Napasagot na rin niya ako. Ang pogi eh. As yun, ang pogi eh, di ba? As yun niya, magkakaroon kami ng 32 bago kami nagkano. Bago kami nataon naman na merong pinagbubuntis yung hipag niya. Pinagbubuntis. Ay habang tumatakbo yung relasyon namin, nung pinanganak yung bata, amin na, since birth. Oo, may baby kami na ngayon. Magte-32 na rin siya. At may apo na rin kami. Sa kabutihan ni Lord, mapait yung bata, yung lalaki, si Brian niya. Siya naging tumatag ang relasyon namin dahil dun sa bata, isinakripisyo namin. Dahil nga sa pamilya, pag may pagmamahal ka sa pamilya, lahat ng pagsubok, mairaraos mo kahit may sakit. Diba? Masakit nga, diba? Kaya lang, ang amin natutunan, huwag tayong titingin sa isang pagkakamali. Kundi lagi natin titingin ng sentro ng pamilya, na mahal kami ng bawat isa. Pamilya niya, pamilya ko, pareho kaming minamahal. Family oriented. Oo, family. Kung baga sana, kung meron kaming mga problema, iniisip ko, mahal ako ng pamilya niya. Iniisip ko, mahal ganun. Lagi na namin iniisip na, ay, maghihiwalay kami kasi may dumarating na pagsubok, diba? Ang nangyayari pag naisip ko, naku, nakakaano sa mga ate niya, nakakaano, parang maraming masasaktan kasi andun na buong pamilya. Yun ang aming ano. Ang aming ano, hindi mo iisipin yung sarili, kundi pangkahalatan. Kaya tumagal kami, lalo dun sa batang naging anak na namin. Siya yung naging bahagi, kaya kami tumagal ng ganito hanggang ngayon. Wala naman totally sikreto. Siguro yung pareho lang kaming family oriented, tsaka siguro yung respeto, tsaka tiwala ng bawat isa sa amin. Basta kailangan, hindi parating yung sarili mo na isipin mo. Kailangan parati kang may isasakripisyo para tumagal yung relasyon nyo. Hindi naman kailangan parati yung sabihin mo may sikreto, hindi. Huwag kayong magsikretohan. Kasi katulad sa pera, kung alam mo naman na para ibigay, pinag-uusapan namin, hindi namin pinagawa ng pera. Wala kami ano, konta, hindi kami natutulog ng nag-aaway. Kailangan bago kami matulog, naayos na namin na isa't isa. Ganun lang. Nagpapasalamat kami sa Barangay Santa Cruz kasi first time namin na maka-attend ng ganito. Talagang napakabuti naman dahil nabibigyan nila ng kahalagahan ng LGBTQ. At ngayon nga, nagulat ang bawat isa dahil nga 32 years kami, di ba? Kaya sabi niya, oh, wow, sabi niya ganun. Kaya yun nga. So, thank you LGBTQ at nakasama kami bilang parte, naka-experience kami. Salamat. Ganun din, sila dyan ba? Salamat. Kasi bibihira yung ganito eh, yung ganung mag-organisa. Sana tuloy-tuloy para maraming mas katulad namin. Sana may sumunod pa sa amin na mas matagal. Basta isa lang, pagmamahal sa pamilya, sakripisyo, at huwag natin isipin yung sarili natin, kundi pangkahalatan na pag-uusapan po ang lahat. Nagkakilala po kami sa Facebook po. Tapos, nag-meet up po kami sa may, sa Quiapo. Doon na po nagsimula. Nung una, tinatawag niya akong anak-anakan. And then, after 3 weeks, doon siya nagsabi sa akin na may gusto siya. Katoliko po, and then Muslim siya. So, parang napaka, ano yung pagpapatuloy namin. Siyempre, that time,
napagkasundoan namin na ituloy namin, subukan namin. And then nag-work naman. Tumagal kami ng tatlo. Nalagpasan namin mga problema. Actually, financial at saka yung pagtanggap. Ganun. Pag lumalabas kami, usually parang mag-friend lang kami. Kasi syempre, di ba, respeto kasi Muslim, bawal talaga sa reliyon nila. So, nire-respeto ko, syempre, mahal. Makontento at mag-antay lang. May darating at darating. Yun lang. Kasi, yung love kasi hindi naman minamadalihan eh. Kung sayang dumarating. Katulad namin, pinagtagtulang kami sa through Facebook Messenger. And so, nag-meet kami. And then, nakakilala kami. Ibabahagi ko lang po, sana po, kapag nagmahal po kayo, tiwala lang, tsaka habaan po ang pasensya para mas lalong tumagal po ang relasyon. Babe, thank you sa lahat. Thank you sa pag-aasikaso mo. Thank you din sa pag-aalaga mo sa akin sa haba ng pasensya mo. Love you. Babe, thank you din sa sacrifice and then sa pagmamahal. Yan lang. Sana mas tumagal pa yung relasyon. Nagpaabot ng pagbati para sa Araw ng Mga Puso ang ilan pang tumulong para maging posible ang programa. At sa huli ay nakiisa na din ang ilang pang miyembro ng LGBTQIA+ sa selebrasyon. Happy Valentine's po sa ating lahat. Sana'y tuloy-tuloy ang ating pagmamahalan, hindi lang sa araw na ito. Maraming salamat po. Binabati ko po ang mga taga-barangay Santa Cruz at sa buong Pasig po ng Happy Valentine's po. Happy Valentine's sa lahat, hindi lang sa couples na to, sa lahat ng couples at sa mga individual, no, yung mga walang couples, Happy Valentine's. At sana hindi lang sa araw na ay sa buwan ng Pebrero, hindi sana ang pagmamahal ay araw-araw. Binabati ko po yung mga taga-barangay Santa Cruz na Happy Valentine's Day. At saka yung mga LGBTQ na sana wag nilang magtumingin ng matama o kung dahil lang sa kanilang mga kasarian, dapat sana ibigyan natin yung pagmamahalan kahit na sila ay ganun sa sana hindi po sila laitin. Kailangan matanggap po natin sila sa lipunan natin. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.